Hi guys, meron na naman tayong tanggap guys. So may tanggap tayo na Poco M3 guys, yung kulay dilaw. So dito guys, ang problem niya ay dead bot. So ibibigay ko sa inyo guys yung tricks kung paano natin gawin na madalian lamang. So sa iba kasi guys, marami sinasabi na rehit-rehit lang gagawa, pero nagagawa siya kasi bumabalik. Marami naman nagsasabi sa iba na kahit daw palitan, namamatay pa rin. Pero depende siguro guys kung yung nailagay nyong pyesa ay sablay. So dito guys, lalagyan natin ng bagong power IC para gumana agad, para bumalik sa ano, sa normal. So karamihan ng ginagawa ko dito guys, para hindi na pabalik-balik, pinapalitan ko ng power IC para balik na siya sa normal. Pero ang wala lang sa kanya guys ang mag-update. So hindi talaga pwedeng update dahil napaka ano nito, napaka laki ng ano, memory. Pero ang liit ng power IC, so hindi gaano compatible. Kaya pag kabili nung iba guys, napatay na agad, mga 1 week pa lang. May mga tanggap ako dito, 1 week pa lang patay na siya. So ito guys, papalitan na natin yung power IC para madalian to. So kasi nagmamadali din yung customer. So papalitan na natin diretso. So hindi na yung init-init dito guys, hindi na pwede. So papalitan na natin ang bago to. Bubunutin na natin. Ganun lang yung ano dito guys, yung madaling paraan. So, ayun, medyo napasok pa yung kamay ko. So ayun guys, lilinisin muna natin to bago natin lagyan na bagong power IC para dire-diretso yung trabaho. So basic na basic lang to guys. Kung ganitong sakit na Poco, mas pinakamadali talaga kung papalitan ng power IC. So marami na akong tanggap na ganito na puro palit na power IC, sa awa na Diyos wala naman bumabalik, basta maayos lang na pagkagawa. So nililinis muna natin to guys para ano siya, para pantay talaga pag nilagay yung bagong pyesa. So pantay-pantay. Pag hindi kasi natin nilinis, hindi natin tinanggal yung lumang lid, medyo sablay yung trabaho. So kailangan pantay na pantay talaga siya para maganda ang lapat. So pag maganda ang lapat, so ibig sabihin yung connection sa loob, pantay-pantay, so kapit na kapit yon. So ito na yung bago guys, lalagay natin. Yun. So re-reheat pa natin to guys para kumapit ng gusto. So medyo malaking problema talaga guys yung ano, ganitong unit, kasi yung iba naawa ako kasi bagong bili pa lang, tapos ganito na nangyayari. So medyo sablay yung mga nilabas nila na pyesa na ano, PMI 632. Yung code kasi nito guys, talagang sirain talaga itong 902-00. Ito talaga yung malakas na malaking problema sa mga Poco tsaka Redmi. So ito guys, tapos na. So ilalagay na natin sa case niya, kung titingnan natin kung magpa-power ba siya. So kung babalik na sa normal. So 100% naman to guys pag mga ganito, pag napalitan, talagang hindi na, halos hindi na buwabalik. Kalaban mo lang dito pag nag-update. So ang iwasan lang talaga pag mag-update, kaya wag na i-update sa sunod. So kung yung unreboot walang problema, kahit ano, pabalik-balik siya, wala namang problema, hindi naman siya namamatay. So yung kagandahan dito guys pag pinalitan ng ano, ng power IC, kaya hindi na tayo mahihirapan. So tingnan natin guys kung magpa-power para makita nyo. So yung ginawa natin, palit na tayo ng power IC, hindi na yung reheat-reheat, kasi pag nireheat, pabalik-balik. So ito yung pinakamabisang ano, paraan para talagang ano na, talagang sure ball na siyang gumagana na maayos yung unit mo. So tested kasi itong ganitong strategy guys na magpalit ng power IC. So tingnan natin guys kung magpa-power. So ayan, on natin kung mag-on. Yun, nag-on. So ayun guys, gumana. So
I hope na may bago kayong technique na makuha. So kung bago ka man sa channel ko guys, pa-like na lang at saka pa-subscribe para pa-update ko kayo sa mga bago kong upload. So yun guys, nagpa-power na siya. So tested talaga siya guys. Tangan na mabisang mabisa tong tricks na to na automatic. Thank you guys.